Etong si Dr. Wong. Si Dr. Wong kasi, ha? Eh, nawala nun ng ano, ng Facebook. Tinanggal sa Facebook dahil nagpapakalat ng fake news. So, gumawa na naman siya ng bagong page. Yung bagong page niya, natanggal na naman din. Kasi nagpapakalat nga ng fake news. So, gumawa na naman siya pangatlong page. Hindi na nadala. O, panoorin lang natin, ha? Panoorin lang natin si Doc Adam kasi tuwan-tuwa talaga ako sa tao na ito eh. Oh. So we've got three bits of news about Dr. Ron. Yung nakakalat ng fake news tungkol sa COVID. So maraming nangyari pagkatapos ng video call tungkol kay Ron. Yes, Doc. Nag-collab tayo ni Crisel, ang pinakamagandang ng doctor sa paong mundo. Hi, Budo. We're talking about Ron. Doc. Nagpa-change oil ka na ba? Budo. We're talking about Ron. Dr. Ron. Okay, Doc. Recap muna tayo. So Dr. Ron spreads loads of incorrect health information about COVID online. At this point in time, wala nang coronavirus. Parang yun ang belief ko. I don't believe that. Isipin mo, at this point of time, wala na daw coronavirus. Grabe. Ano yung mga namatay? Wala lang. Yung hirap na hirap makahinga. Hirap na hirap sila makahinga na namatay, tas wala lang yun. Wala na daw yun. Yung coronavirus na yun nakakamatay. Kaya gumawa ako ng isang video tungkol sa kanya. Tapos sinabi niya, maraming Australiano, hindi lahat na, maraming Australiano ang racist. Adam is one of them. Kaya nakain ito? Nakain kaya o nahit-hit? Ano kaya na ano nito, no? This guy is a racist. Yun si Adam. Adaming sinasabing mali. Doc, hindi lang yon, kundi, how about you go you stay in Australia, okay? We don't need kangaroo-loving in the Philippines. We don't need kangaroo-loving telling us that what we're doing here in the Philippines is wrong. So yeah, medyo mainit ang ulo ni Ron sa akin. And it was like he was angry with all doctors. Pati na rin ang nanakit bigan ko. Sino si Dex Makalintal para sabihin na mali tayo? Sino si Alvin Francisco para sabihin na mali tayo? Sino si Mata para sabihin na mali tayo? Ron. I've got one more clip na gusto ko ipakita sa inyo bago tayo magpaturoy sa video na ito. Ayoko talagang panoorin kasi alam ko naman walang say-say. I will not see eye to eye with this. Ilang beses na sinabi niya sa video niya, ayoko panoorin ng video ni Doc Adam. Walang say-say. This is actually a sign of narcissistic personality disorder. Ah, bakit ganyan, Doc? What do you call a person that cannot take criticism? Narcissist is the word for those who think they are always right. It's a personality disorder. Ganun pala ibig sabihin ng narcissist? Yung tingin nila lagi silang tama, yung matalino, parang may kilala akong ganun. Ah. Diba? May ganun tao eh. Ayan ba yan? Ganyan. He can't accept criticism. So ano ang news tungkol sa kanya, Doc? Una sa lahat, nawala na ang Facebook page niya. This page isn't available. The link may be broken or the page may be removed. Ano ang hinahanap mo? Yung page ni Doc Ron na may 700,000 followers. Facebook to take down all false vaccine claims. The company said it would remove groups, pages and accounts that repeatedly share the debunked health claims. Ano ba yan, Ron? Nasa anong page mo? Doc Alvin, anong say mo tungkol dito? I believe dapat lang mangyari yun. Kasi di ba meron sa page niya? Puro misinformation. Tapos lang niya sinasabi dun na kinoconvert daw ng mga doctors yung non-COVID case gagawin COVID. If naniniwala siya na meron talaga mali sa sistema, of course meron namang legal ways para actionan yun. Pero ang problema kasi, itong mga sinasabi niya, these are big claims. And big claims requires big evidences din. Ay, naku naman! Now, for me, the most funny thing here is this. Sinabi ni Doc Ron sa dating video niya ito, is Doc Adam. May followers sa YouTube? Ba't wala sa Facebook? Sabi nga, ang karma, medyo digital yan. So sinabihan niya na nawala si Doc Adam ng Facebook, ikaw tuloy nawalan. Ano nangyari sa akin sa Facebook? Nawala yung page niya. Hindi naman nawala ang Facebook page ko. Doc Ron, Dr. Ron! Nawala ang Facebook page mo. And actually, Ron, nandito ang page ko. And nandito ang video ko tungkol sa iyo. And ayon sa analytics ko, this got 700,000 views. Dr. Ron! Calling Dr. Ron!
calling Dr. Wrong. One can magkalat ng maling information sa Facebook. Don't be wrong, Dr. Ron. So Doc, ano ang second bit of news tungkol kay Dr. Ron? Fake news. Circulating video of a certain person talking about COVID-19. Bakit malabo ang mukha niya? Sino kaya ang certain person na ito? How can we know who's spreading the fake news? Kung malabo ang mukha niya? Don't worry, Doc Adam. Sa hugis pa lang na hugis yan, kitang-kita mo na yung pagbumukha niya eh. Ganyan lang talaga sa Pilipinas, kailangan may papablur-blur pa. O yung... tanong nyo kay Diego Latigo, alam niya yung mga blur-blur, pero yung sa mga ano... Sa ano, alam mo kung sino nagpauso niyang blur-blur na yan? Hindi naman sa Pilipinas nauso yung mga blur-blur na yan. Kasi di ba yun, di, katulad nung kay Gadget Addict. Biniblur din niya, di ba? Nung una, hindi naman niya biniblur yan eh. Sa, nauso yung blur-blur na yan sa Japan. Tapos nauso na dito. From the health, if you're sharing information and gusto ninyo ipaalam sa tao ang maling information, maybe it's best to show the picture para malaman ng lahat. Anyway, I'll help you guys out. I think... Yung retrato na yan ay nanggaling sa video na ito. Kaming hindi naniniwala na itong coronavirus ito ay nakakamali. Bigyan nyo na kami ng laya. So mukhang yung certain person na yan ay walang iba kundi si Dr. Ron! Palakpakan! Woohoo! Don't be wrong, Ron! So, feeling ko yata dito, ayaw yata ipakita ng Department of Health ang mukha niya kasi ayaw nila kasuhan sila ni Dr. Ron. I don't really understand why the Department of Health would be scared about being sued by Doc Ron. He's sharing crazy COVID advice kung saan-saan. Oo nga pala. Sandali. Bakit daw sa Japan? Itanong nyo kay Diego Latigo. Alam niya yan. Sigurado. Dr. Ron, kung gusto mo ako kasuhan, tandaan mo ito. You have defamed me everywhere on social media. Marami siyang sinabi na hindi totoo. Oo nga. Ang tawag dyan ay defamation. You defamed my character, Dr. Ron. But you know, if you still want to sue me, maybe you should. Kailangan ko bumili ng bagong kotse. Ay, palakpakan. Ako naman, kailangan ko mag-vacation. Ako, motor. Pwede akong... Gusto kong bumili ng motor. Si Randall, pwede na sa akin yung ano, yung Rebel, Honda Rebel. Ha? So, Doc, ano ang pangatlong balita tungkol kay Ron? Well, si Doc Ron ay gumawa ng bagong Facebook page. Bantayan Network by Doc Ron. Apparently, this is a political party para sa mga hindi naniniwala ang virus na dinadanas natin na yon ay nakakamatay. So basically, this party looks like it's for morons. Yes, ang mga sumusuporta kay Doc Ron. The thing about this Facebook page is ginamit niya ang thumbnail ko from my YouTube video. Doc Ron versus the Australian Boboan ang Nuso na... Ron, that's defamation, by the way. Ang pandaniwan ng tao. Illegal yan. Anyway, mukhang may ilang sa post niya ay removed dahil sa false information. You guys know me well and I hate to spread hate. I really don't enjoy spreading hate sa tao. And I never encourage people to hate. Yung na lang, pagdating dito, nagkakalat siya ng maling information tungkol sa COVID sa isang pandemic. In a country kung saan pataas ng COVID. Also, he spread so much negativity about the Department of Health and other medical doctors in a pandemic. He's a moron. And syempre, ginamit din niya ang litrato ko para gumawa ng Facebook page niya. Ladies and gentlemen, this video, tungkol kay Dr. Ron, has been brought to you by the Doc Adam Blender. I've been Doc Adam. I've been Brito. And Doc Ron, you are wrong. Very, very wrong. And a moron. Ingat! Wait lang ah, kasi sa aking pagre-research, nawala na rin yung Bantayan Network by Dr. Ron eh. Hindi ko alam kung bakit. At naiba na. Ayan oh. Oh, ito na yung Bantayan Network. Papakita ko lang ha, papakita ko lang sa inyo. So parang feeling ko lang, nasibak na rin yung Bantayan Network na yan. Wait, i-screen cap natin ha para pruweba. Baka sabihin niyo ginijibento ko lang 'yan eh, ha, ito. Okay, wait lang. So gumawa siya ng bagong Facebook account dahil nawala ho yung kanyang ano. Oh, ayan, ngayon ay pati ko pati nawala. Oh, ngayon wala na ho yung Bantayan Network na 'yan. Na double whammy siya. May double whammy. Saan mo nakuha 'yun? Basta, nawala na rin ho yung kanyang Bantayan Network. Pero hindi pa ho nagtatapos yan dyan. Ha? Akala nyo nagtatapos na yan dyan. Hindi pa. O, ito pa. Dagdag pa. O, ayan. O,
Fake doctor! Napeke ka ngayon, ano? Yan, physical therapist condemned for spreading misinformation on COVID. Ang ganda-ganda niyan. Picture niya pa talaga yung naandyan eh, oh. The Philippine Physical Therapy Association, yung PPTA, kinondemn. Ito sinabi, oh, Mr. Sabaniego is not member of the association. Hindi ka pala naman membro eh. Ano ka pala naman eh. Ang tawag sa'yo, kung sa anong anak sa labas, parang ganun. Oy, wag naman ganyan, masama yun ha. Parang ano, yung hindi ka membro. Oh. Tapos we have reviewed some of his statements he made and his claims about vaccination and the COVID-19 pandemic now circulating on social media which are deeply unfounded. Ano pa? Deeply unfounded, ibig sabihin walang foundation. Ano pa? Ayan, sabi ni iba, colorum. Ito pala si Dr. Kwakwak, colorum eh. Dr. Kwakwak! Kung ako sa'yo, magparehistro ka na. Hindi ka makakabiyahin yan. O, ano ba sabi? O. Unfounded and without medical value. Ayan. Wala ka daw, value. Unfounded ka na nga, hindi ka mahanap. Sabihin, walang basihan yung sinasabi mo. Ano pa? Wala ka pang value. Anong ibig sabihin ng wala kang value? Ha? Yung parang kunwari, may quintas ka. O, di ba? Sabihin mo, gold. Yung pala, peke. Di ba pagka kunwari, peke? Anong tawag sa'yo? Wala kang value. Kawawa ka naman, Dr. Wong. O. Ito pa, oh, his claims do not reflect the views of the entire physical therapy profession. Even less so of the PPTA. Oh, namadaling salita. Oy, ilayo nyo kami dyan. Ha? Wala kaming kinalaman yan. Hindi totoo yung pinagsasabi niyan. Ha? Unfounded na, wala pang value. Ilayo nyo kami, hindi kami ganyan. Matino kami. Ikaw... Yan lang ang hindi matino. Namadaling salita, kinahihiya ka ng mga kasamaan mo. Hindi ka ba na ano nun? Akala, kasi unang ang kaaway lang niya una MD, di ba? Sinasabi niya yung mga MD, wala yan, mga MD na yan. Oh. Ngayon, yung mismo mga PT, kinahihiya ka. Pero sa tingin ko, PT ka talaga. Parang tanga. Ay, hindi. Ay naman, wag ganon, ha? Oh, ito pa, malupit. The PPT. TA is already looking into filing an ethical complaint with the professional IPRC regarding sa Maniego who reportedly has expired license. Expired pa daw yung lisensya mo, pambihira ka naman, kolorum ka na nga, expired pa lisensya mo. Ano ba yan, Dr. Wong? Kahiya-hiya ka naman sa pinagkagawa mong yan. Ano ba naman yan? Sus! Nagulat ako dito eh. Sasampahan ka na nga ng kaso sa PRC ha. Oh, tapos, expire pa pala yung lisensya mo. Pambira ka naman. Sabi nila, hindi ako nagsabi. PPTA yan nagsabi. Siguro nag-research na to, nainis din to. Feeling ko lang nainis na yung PPTA kasi napapahiya na sila. Siguro sabi nila, ala, pinapahiya naman kami nito mga, parang sinasabi yung lahat ng mga PT, bobo, ganun. Diba? Siguro sabi nila, hindi naman lahat ng PT ganyan mag-isip. Ganyan ang logic, hindi kami ganyan. Siguro nagalit na ma-research nga. Walang lisensya pala ito, expired na! Kawawa naman, oo. Oh. Talagang inulit pa eh. Bastos din itong News 5 eh. Sabi, oh. Ito, sinabi ni Dr. Rong. Ito, tanong ko sa DOH. At sa mga naniniwala na may COVID na nakamamatay at nakakahawa ng husto, paano nyo nalaman na may COVID? Paano nyo nalaman na may COVID? Anong proof nyo?
na mayroong COVID pa rin. Anong proof yun na nakakahawa na kakamantay ang COVID? Ganyan ba magsalita yan, di ba? Ah, paano nyo nalaman may COVID? Paano nyo nalaman nakakahawa ang COVID? Paano nyo nalaman nakakamantay ang COVID? Ngayon nga, meron na naman siyang post eh. Ito lang mga tanong ko, patunayan ninyo ganito, ganito. Sabi ko, unang-una, okay, gusto ko nga, buntik na, alam mo, muntik-muntikan ako, hindi makatiis, gusto kong sumagot doon. Sa post niya, alam mo kung bakit? Siya yung nag-aakusa na hindi totoo yung COVID, pero magpapatunay yung inaakusahan niya. Tandaan niyo ito ha, meron tayong tinatawag na burden of proof. Kung ikaw ang nag-akusa ng something, ikaw ang magpatunay doon sa akusasyon mo. Yun ang tinatawag na burden of proof. Ito, buong mundo nakakaranas ng COVID. Lahat ng mga eksperto nagkakasundong may COVID. At lahat ng eksperto na minamamatay sa COVID. Okay? Alam mo yan. Tapos ikaw, out of nowhere, ah, walang namamatay sa COVID. Hindi totoo yung COVID. Patunayan nyo nga ng totoo ang COVID. Sila pa yung magpapatunay. Punong-puno ng pag-aaral ang COVID. Kung ikaw ang nag-akusa, Dr. Ron, na sinasabi mong walang COVID, hindi totoo ang COVID, dapat ikaw ang magpatunay. Ikaw magsabi, oh, ito, ganito ang dahilan kung bakit wala na ang COVID. Ganyan. Ikaw ay nag-akusa eh. Parang ganito ginawa ni ano. Parang ganito ha, yung logic niya. Oh. Ikaw, ay, sorry. Nawala. Yan. Ikaw, Banat Bay. Oh, ano, Banat Bay. Ikaw, magnanakaw ka, Banat Bay. Ah, patunayan mong hindi ka magnanakaw. Ikaw yung nag-akusa, tas ako magpapatunay. Ano ka? Oh. Meron pa. May mga hirit pang ganyan, oh. Ikaw, Banat Bay. Ano yun? Kinupit mo yung pera namin. Tapos ako magpapatunay na hindi ko kinupit? Patunayan mo, hindi mo ka kinupit? Kayo yung nagbintang, ako magpapatunay? Mamatay kayo, bahala kayo! Parang ganun yung sinasabi ni Dr. Wong eh. Ni Rong, eto ni Rod. Ha? Asabihin niya, hindi totoo to, walang namamatay, hindi ganyan, hindi dangerous, hindi yung vaccine, hindi ganito, ganito, ganito. Tapos asabihin niya sa mga, o kayo mga doktor, patunayan nyo nga yan na totoo? Sa totoo lang, napaka-delikado nito, ha? Napaka-delikado ang asawa nito. Isipin mo na lang, kunwari, ikaw asawa. Nang babae ka! Kunwari lang, gaganunin ka. Nang babae ka! Basta nang babae ka! Patunayan mo nga hindi ka nang babae! Tapos pag tinanong mo, paano mo naman nasabing nang babae ako? Basta patunayan mo hindi ka nang babae! Ang sakit sa bangs nun! Paano kaya yun, ano, pag ginanon mo yung asawa mo? Try nyo sa asawa nyo kung hindi kayo sampalin ng asawa ninyo. Try nyo lang. Sabihin nyo nga, sige na kayo. Ngayon nga, try nyo na. Ngayon na, puntaan nyo yung asawa nyo. Sabihin nyo yung asawa mo na, may third party ka! Ha? Patunayan mong wala kang third party! Sige na, puntaan nyo yung asawa nyo. Pag hindi kayo sampalin ng asawa ninyo. Oh, tama yung sabi nito ni Jeps Alcantara. Parang Trillanes, bintang muna, prove later. Alam mo kung sino ang mga may ganyan? Oh, yung totoo ha? Alam mo kung sino may ganyan? Yung mga makakaliwang grupo, yung mga propagandista ng mga NPA. Yung totoo, yan ang mga mahilig sa ganyan, yung sasabihin nila. Hindi ko sinasabing siya ha? Okay, wala ko sinasabing siya. Pero yung ganyang klaseng logic, yan o yung mga logic ng mga propagandista na, oh, may militarisasyon! Patunayan yung walang militarisasyon dyan! O, totoo! O, diba, sasabihin, o. Kunwari, may nahuling makakaliwang grupo na may nahuling may mga armas sa bahay. O, biglang ihirit yung mga kasama nila. Patunayan ninyong walang armas! Ay, patunayan ninyong may armas! Kita mo na ngang may armas, tas papatunayan pa nila. Walang armas yan! Walang armas! Yun na, pahama ka boss, marami nang nasampal. Nagigets nyo na yung point ko? Iyak siguro.
Isipin mo, 700,000 daw ang followers niyan, tas na-takedown. Ang sakit sa bangs nun! Ay, nako.